Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun ang iniimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar umaabot, hanggang sa Palawan umaabot. Dumadami na insect. Meron ng Pilipino, insect pala, naging mayor na. Malaking question ngayon ng mga mambabatas kung paano naging mayor sa Bamban, Tarlac ang isang Chinese national na ayon pa sa balita ay ginagamit na espiya ng bansang China upang magkaroon ng kaalaman sa pamamalakad ng ating gobyerno nang sa gayon ay mabilis tayong masakop. Matatandaang maingay ngayon sa mundo ng social media ang pangalan ni Mayor Alice Guo dahil sa pagkasangkot nito sa nireid na pogo sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Naungkat din ang pamimeke nito ng mga dokumento, partikular na ang birth certificate para lamang makakuha ng Philippine passport at kalaunan ay nakatakbo pa at nanalong mayor ng Bamban, Tarlac. Wala rin itong maipakitang record ng kanyang pag-aaral at hindi rin niya maipakita sa investigasyon ng Senado ang kanyang tunay na ina na isa umanong Pilipina na kasambahay. Sigaw pa ng mga netizens ay dapat ikulong ito si Alice Guo bago ito i-deport pabalik ng China. Komento pa nga ng ilang dismayadong netizens, ganyan talaga laging nalulusutan ng ibang ahensya ng gobyerno kasi pera-pera lang. Biro mo, nasa loob na ng bansa ang mga sindikato. Ay naku gobyerno, dapat yung taga PSA maimbestighan rin. Sampulan niya na ikulong para medyo may chilling effect sa mga Chekwa na nagbabalak manggago sa mga Pilipino, matakot man lang na mamimike katulad ni Guo. Mga abusado ang mga walang hiyang Chinese na yan at mga sinungaling at mga traidoryan sila. Kinakaya-kaya nila ang Pilipinas. Pwede bang maging mayor yung walang pinakitang katibayan na dito nag-aral? Bakit siya itinago ng ama? Ano ang dahilan? Puro kasi nungalingan ang sinasabi niyan. Problem tayo dito. Kasi ngayon ko lang na dinig din yung issue that I learned from the statement of the good chairman that in the last hearing by Puya, Mr. Chair, that NCR did not issue any birth certificate. No? And according naman sa PSA, nagbase lamang po sila sa issuance ng NCR. Paano po mangyayari yun that NCR never issue any birth certificate while PSA nagbase lang po kayo sa in-issue naman ng NCR? So there must be somebody who is lying between the two of you. Have we invited the NCR, Mr. Chairman? Sa, yung sa ating local civil registrar? Andiyan? Yes. Ayan. So, wala kayong issuance, NCR? Wala po kami record, Your Honor. Wala kayong record. Wala. Pero sinasabi ng PSA, nagbase sila sa in-issue ninyo. Eh, wala naman silang in-issue. Attorney, PSA, how is that so? Your Honor, we have already submitted the endorsement from the LCR. No, that's complete. Not the question. Your Honor, the first endorsement which we received from the LCR at that time, actually he's the one who... How can you verify the authenticity of the documents that were submitted to you? From the LCR. Kasi lahat dyan, merong mga tinatawag na security measure that is coming from the different LCR. So, do you have a mechanism of trying to find out the veracity of the transmitted documents coming from the different LCR? Baka itong nangyayari ito na nangyayari sa buong Pilipinas. Kaya tayo, ang dami ng mga late registration na nagaganap. Mr. Chairman, kasi I really don't know how many cases are there right now. So, attorney, what is the mechanism for you to find out the legitimacy of the documents coming from the LCR? Thank you. Your Honor, we have sample specimens of the concerned LCR, Your Honor. What? What again? Signature of the LCR, Your Honor, in our database. Signature of the head of the LCR. Yes, Your Honor. So, alimbawa ako, galing ako Santa Rosa, LCR ko, nag-sign ako, pinadala ko sa inyo, that is already legitimized. Without verifying, especially when these people are foreigners. Or napapalusutan kayo sa PSA.
Your Honor, diba? Kasi ano eh, napakasimple eh. Ito sinasabi ng NCR, wala silang in-issue, tapos sabi nyo, galing sa NCR. Kaya, most likely, have they taken their oath, Mr. Chairman? Yes. Mukhang meron ditong kumikita ng malaki sa PSA. And I believe that this is not happening on one certain area. And I believe this is a protracted conspiracy. Well, it's not conspiracy, but somehow malaki ang itong nangyayaring to dahil ang involved dito mga Chinese. Di ba? And we have to warn you, attorney, huh? You are under oath. And at the same time, the stake of the national security ang pinag-uusapan dito. And you are conniving with the enemy. Dahil nililegitimize natin yung pagiging foreigners nila. Di ba? And yung reason po ninyo na pirma lang, approve na sa inyo, that is a big excuse, ha? Anybody can sign on behalf of the civil registrar. Di ba? Your mechanism of trying to find out the validity of that documents is not acceptable. Imagine, pirma lang, ikaw ako pumirma nun, dinaya ko yung pirma, tatanggapin nyo na, attorney? Answer, please answer. Coming from any other LCR, pag nakita mo may pirma na yung head, that's it? Mr. Chair, can I just interject? Yes. With the indulgence of Congressman Fernandez, yes. Attorney, kailan po kayo pumasok sa PSA? 22, Your Honor. So, 2022. Yes, and yung certification na binigay naman ng PSA is, tama ba yung date, August 31, 2001? Yes, Your Honor. Okay. So, is anyone from PSA here today na nagtatrabaho na po noong 2001? Yes, good morning, sir. No, 2001 kasi boss yung August 31 yung ano eh, binigay, yung certification. Am I right? Yes. Yes. So anyone from you? Yes, we already submitted a copy of the endorsement letter coming from the local civil registrar of Mekawayan, Bulacan. During the time. Yes, so but the problem here now is LCR ngayon po is denying na may record noon na may registry number na 127. Instead, ang record nila is 127-B77 and different name po yung nakalagay. Yeah, we also checked po in our microfilm that the name of Stephanie Ong is the registry number 127 is for Stephanie Ong. Kasi naalam lang po natin, tama po si Congressman Dan Fernandez, medyo delikado rin po to, especially kung specimen signature lang ng LCR ang binabasihan nyo. Tapos magiging Filipino citizen rin po kaagad because of the late registration. And now, basing sa sinasabi po ng present LCR ngayon, they don't have any record na pinasa sa inyo noong 2001. That's why I'm asking you, attorney, to be fair lang po sa inyo because this happened 2001 and just assumed office 2022. Kaya po nakita ko po yung itsura nyong nagugulat po kayo, no? So, ang inaalam lang po natin is ano ba yung mga security measures kasi ayaw na po rin natin maulit din po ito. Yes, sir. This time po, we are strengthening po yung process with delayed registration. Meron po kaming drafted na memorandum regarding this. Based din po sa mga suggestion na we need to require the late registrant to appear. Yes, but eto na po yung case natin ngayon. Sinasabi po ng LCR, walang record sila regarding the Willie Ong. So, ano na po ang remedy natin sa PSA ngayon regarding the status of the citizenship of Willie Ong na nag-late registration na wala naman po talaga na record nag-emanate doon po sa ating LCR? Okay. Your Honor, with regard to your question, we have already drafted an endorsement letter to OSG for the filing of cancellation of the birth certificate of Willie Ong. But aside from that, Mr. Chair, if I may, no? I'm really sorry, no? Bago ka lang pala doon. I really don't know. And that was issued on 2001 pa.
May we possibly know kapag nanggaling sa NCR yung dokumento, what part of your agency received that document? Actually, may division ko concern on the receipt and control. No, tanong ko lang, anong part ng inyong ahensya ng PSA ang tumatanggap ng dokumento na galing doon sa yung sa LCR, sa Local Civil Registrar? Siyempre, nagpapadala yan ng dokumento, di ba? Sino tumatanggap doon? PSA. Hindi nga, anong part ng PSA? PSA no, is anong division? Civil Registration Division. Civil Registration Division. Sila tumatanggap ng mga birth certificate na dinadala noong mga applicant? No. Sila? No po. Registration at the Local Civil Registry level. Oo nga. Di ba? So, okay. Sa local. Di ba? So, sinasabi nyo, dinadala pa sa inyo, meron din kayong kopya. Di ba? Yes. Sino doon sa PSA ang tumatanggap ng kopya ng galing sa Civil Registrar? Sa provincial statistics office muna po yun. So, provincial statistics sa provincia muna. Opo. And then, dadalhin sa national. Yes. They provide po the copy of for the PSA. So, in other words, it's more of a ministerial job on the part of the PSA yung galing sa local civil registrar? Is that what you are trying to imply with us, to us? Yes, the PSA is the national repository of the documents. Depository lang kayo? Yes. So in other words, lahat na nakukuha na dokumento, eh paano to? Wala nga in-issue ang NCR eh. And then suddenly, meron sa PSA eh. Paano nangyari yon? So depository lang kayo. So much more na, Mr. Chairman, the yes, more sir. That we have to investigate this matter. Because what we can see in here is somehow, doon sa PSA mismo, merong isang division dyan na nag-aayos ng mga dokumentong to na peke. Madam, I'm not pointing at you. Kaya don't, huwag kang mag-antak dito. Huwag kang mag-react. Because if you reacted this way, eh baka kasama ka. How long have you been in the PSA? Actually, almost 40 years. Ilan? 40 years. 40 years? Since NSO. 40 years. NSO time pa. Ang tagal mo na doon. You should know everything. 40 years ka na andon. And it happened. Within that 40 years, itong problema na kinakaharap ng ating bansa na maraming foreigners na nalilegitimize, especially yung mga Chinese na ginagawang Pilipino. Are you a part of it? Are you a part of it? Ma'am, I'm asking you, are you a part of it? Definitely no. Hindi kasi nga ma'am, sinasabi ko po eh, depository lang kayo eh, sabi nyo. Kung depository lamang kayo, yung mga dokumento na nanggagaling sa mga LCR, tinatanggap nyo lang. Para kayong isang system, para kayong interface, na pagkatapos na magawa na ng LCR yung kanilang mga dokumento, meron lamang kayong kopya. Depository nga lang eh. Pero unfortunately, in here, nakikita natin, wala silang in-issue, kayo meron. How is that so? There must be a problem in you. Kaya Mr. Chairman, lumalawak yung problema natin dito sa mga foreigners na legitimize. What part of your provision, of your policy that involves the, what do you call this? The provision of your, yung late registration. Anong parte ng inyong provision na pinapayagan nyo ang late registration? Like for the example of Mayor Alice Guan, 17 years, saka lang siya na-register. How is that so? Why did you allow it? Can you kindly explain on this committee? Anong provision ng PSA na kalabas na pwede tayo magkaroon ng late registration as long as this kind of situation that Mayor Alice Guan go. Have encountered 17 years, tapos niregister natin? Correct, ma'am? Yes, ma'am. Siguro 40 years ka doon, nasa PSA ka na. Have you encountered this issue of Alice Go? Late registration? Ano po yung policy po natin sa late registration?
Meron po kami procedure on the late registration. Actually, we consider po na timely ang registration within kapag na-register siya within 30 days. Within? Upon birth po. Dapat na i-register siya in 30 days po. So we consider that timely. If na- so no matter how long you've been in the country, kahit na 30 years ka na, pwede ka pa rin mag-registration. Is that the policy? Meron pong, yes, meron pong late registration procedure na dapat i-comply po nila yung... Can you kindly give us the provision of your policy on delayed registration? So wala siyang capture na time element. Na for example, kailangan hanggang 5 years ka lang. Oh, sa ngayon po, wala pong, ano, wala... Basta after ng regulatory period, if talaga magre-register po, yun po yung considered na delayed registration. So, who is the head of that ano of that registrar na nag-upload noong mga documents coming from the LCR? Sinong head sa PSA? Sa ngayon po, meron kaming civil registration service. Na sino nga po ang si, head? Si Assistant National Statistician Marisa Grande. Ilang taon na po siya doon? Hindi ko. Sir, Mr. Chairman, can we invite that that person from the PSA as well? Because we need to find out the culpability of our government agencies that deal with the approval of the PSA, you know? Kasi nakikita natin dito, baka malaki itong sitwasyon na to, Mr. Chairman. And that's the reason why we wanted to invite those people who are responsible for receiving the copies coming from the LCR. Tignan po natin yung kung sino ang mga ito. At especially sa province ng ano, sa Banangaling? May Kawayan. Bulacan. Sila yung depository. Sino yung head ng depository nyo? We need to invite them, Mr. Chairman, to shed light on this matter. Kasi, ano, kitang-kita po natin na may problema doon sa ano, transmission eh. Kung depository lamang sila, dapat talagang magre-reflect lang kung ano gagaling sa mga civil registrar. Pero kung meron ngayon nakakasingit, ang problema nasa PSA. Depository, nasa inyong problema. Ang problema na kailangan ma-realize natin at karamihan sa inyo nararamdaman ito. Unang-una, alam naman natin yung trespassing ng China na ginagawa dito sa bansa natin. Kaya ang tanong doon, kung ang Pilipinas ba ay malakas na bansa, sa tingin nyo kaya papasok sila dito? Hindi. Kasi nga alam nila na medyo mahina yung bansa natin, no? Sa depensa, sa tao. Kaya binubuli tayo nitong bansa na ito. Ngayon, mga kaibigan, ano ang ginagawa ng bansa natin para maprotektahan ang ating mga tubig? Huwag ho kayong mag-alala dahil medyo mahaba lang ang proseso na ginagawa ng bansa natin. Pero ganun ho talaga, hindi ho lahat nadadaan sa mabilisang solusyon. Ito po yung sinasabi na bilateral talks. Nag-uusap ang Pilipinas at ang China. Pero ang China ko minsan ayaw makipag-usap sa atin. So ano pang ginagawa ng Pilipinas? Merong multi-bilateral talks ang ginagawa ang Pilipinas. Nakikipag-usap tayo, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang klase, sa iba't ibang bansa. Nang sa ganun, makita ng buong mundo ang ginagawa ng China dito sa Pilipinas. Importante na ang ating bansa, ang ating mga opisyales, ipagpatuloy ang pag-usap. Lalong-lalo na itong problema na to, kailangan madala to sa United Nations. Dahil kung hindi ito papansin ng ibang bansa, lalo itong ibubuli. Nandito merong military practice na ginagawa ang Amerikano at ang Pilipinas. No? Ang lagi niyong tanong is, ano ho ba talaga yung kailangan gawin? Ano ho ba yung tulong na pwede mapala sa inyo? Dahil ang problema natin, pag pumupunta tayo sa Scarborough, pag nangingisda kayo, hinaharang kayo. Winawater cannon kayo. Patuloy ang harassment na ginagawa sa atin. At yan ay talaga nagpapahirap sa mga maingisda. Anong kailangan natin? Kailangan ipagpatuloy natin itong gobyerno na ito na makahingi tayo ng safety of passage. Ibig sabihin, free kayo na pumasok kung sa kayo mangingisda at hindi kayo hinaharang. Dapat ganun ang gawin natin dahil tubig natin to. Kailangan sama-sama tayo, nope, ipaglaban natin itong sovereignty natin, itong yung tubig natin na pinapasok nila. Dapat meron kayong
safety of passage. Alam niyo mga kaibigan, itong problema natin with China, malalim ito. Hindi lang ho itong tubig ang problema natin. Kaya importante na kayo mismo, na dito sa Masinloc, sa Zambales, bantayan nyo rin yung paligid ninyo, hindi lang ho yung dagat. At sigurado marami na ho incheck na pumapasok dito. Baka one day, hindi natin alam, biglang merong i-activate ng China, yung mga incheck na nandito, tao na pala nila, at wala na tayong magagawa. Baka ini-invade na tayo slowly, hindi ninyo alam. Kasi ho nangyayari ito all over the country. Hanggang sa Cagayan, yun ang iniimbestigahan namin sa Kongreso. Sa Samar umaabot, hanggang sa Palawan umaabot, dumadami na incheck. Meron ng Pilipino, incheck pala, nagiging mayor na. Tama o hindi? Tama, so yan ho yung problema. Kailangan bantayan talaga natin. Napakalalim ng problema na ito. Pero, importante itong usapin natin para matulungan ho kayo. Kailangan magtulungan tayo. Sama-sama tayong lalaban para patuloy kayong makapangisda sa tubig ninyo.